So ayan mga idol, luto na siya. Ito talaga iwalang kangkong. Kasi pag sinabing tantarin, hindi siya nilalagyan ng mga talong-talong, hindi siya maraming gulay. Mas marami yung karne niya talaga yan. What's up, what's up mga idol? Ang lulutuin ko po ngayon ay tagtarin. Siyempre, ang main ingredients natin ay yung baka na laman loob. May mga litid, baga, halo-halo siya, puso na tinadtad. Kaya ang tawag ay tagtarin. Yan, pinakuluan ko na siya. Pinalambot ko na siya kasi may mga siya, litid. Oh. Yan. Siyempre, gagamit tayo ng pangpaasim. Yung tagtarin kasi parang sinigang. Ang gagamitin ko ay isang palok na sariwa. Meron din tayong sibuyas. Tsaka kamatis. Ayan. Ang gulay niya ay meron tayo ditong ang tawag dyan, sitaw. Tsaka meron tayong siling pansigang. Ayan mga idol. Wala tayong kalamismis. Dapat may kalamismis eh. Kasi para din siyang sinigang, kaso lang walang mga gabi, mga ganun. Kalamismis dapat, tsaka bataw yan. Yan mga idol, ang ingredients, ang ating recipe ngayon ay tagtarin. So bago tayo magsimula mga idol, huwag niyo kalimutan mag-live, subscribe dito sa aking channel, sa Kuya Ito'y Vlog. So ayan mga guys, so umpisahan na natin. Yan mga idol, ang unang ilalagay natin yung pinagpakuluan niya. Pinakuluan ko siya sa kahoy kasi masyado malakas sa gasol, so matagal lumambot. Ito na yung pinagpakuluan ko sa kanya. Yan yung sabaw mga idol, ang dami sabaw. Siyempre ilalagay na natin yung para lumambot kaagad yung sampalok. Lagyan natin itong sariwang sampalok. Ang masarap pa rito mga idol yung merong bawang na mura o sibuyas na mura, yung dahon. Yan, lagay natin yan. Tapos mga idol, ilagay na rin natin yung sibuyas, kamatis. Yan, halo na siya dyan kaysa lumambot siya. At siyempre mga idol, ilagay na rin natin itong ating baka. Sabay na natin siya. Ayan o, may mga litid pa siya. Ito yung pwede rin siyang pandinuguan, ginagawa rin siyang pandinuguan. Dugo lang ang kulang, pwede na siyang dinuguan. So ayan, hintayin natin siyang kumulo bago natin lagyan ng mga sahog. So ayan, habang pinapakulo natin siya mga idol, kitang-kita kumulo ulit lang. Konting paliwanag lang ay ito. Ito ay lutong Tagalog, tawagin yung tagtarin. Kasi tinawag na tagtarin kasi tinagtag niya sa palengke yung mga laman loob na kung ano-ano siya, pinaghalo-halo. Pwede rin siyang pandinuguan. Dinuguan, bili ka lang ng dugo, gawin mo siyang dinuguan. May parte ng baras siya, kasi hindi lang siya laman, hindi wala siyang buto. Kung ano-ano, wala rin siyang bituka, yung mga baga, puso, ganun. Tsaka bitid, yung tagtarin, mas mura siya kumbaga sa, kumpara sa laman ng baka. Meron din siya sa baboy, meron din siyang baboy na ganyan. Meron din, mga puso, tsaka yung mga kidney, mga ganun. Tagtarin lang siya. Yan, sa mga ng konting laman, taba, yun, tagtarin na siya. Pero masikat yung tagtarin na baka. So, ayan, doi, bago. Siguro, matagal-tagal pa to. Yan, pasyal muna tayo dito sa aking garden. Pakikita ko muna sa inyo yung aking garden, mga idol. O, ayan yung aking garden, guys, mga idol. Yan. Nililis ko siya. Yan. Yun, yung maraming putol na dahon ng gabi kasi nilipat ko yung mga gabi kasi dito masyadong masukal. So nilipat ko siya. Nilinisin ko pa siya para matanggal yung mga kung ano-ano.
Ayan, yung mga binunod kong gabi na nilipat ko, may laman naman na yan. Pwede na siyang panggulay. Makaipon din naman yun. So, dito nga guys, ayan, meron akong papaya. Ayan. May mga talbos ng kamote dyan. Tangkong. Ayan. Papaya. Ayan yung mga tanim ko. Ayan. Balinghoy, ayan o. Tapos meron ding mga kalabasa, ayan, kalabasa. Meron din tayong, ayan, yung lemongrass, ayan. Ayan yung kalabasa, meron siyang, ayan, may bulaklak na. Meron din tayong mga pulang kamatis, ayan. Ayan, nilinis ko lang siya. So, meron din papaya, ito, bubulaklak na rin ito, papaya na to. Yung pangalawa. Tas. So, ayan guys, luto na yun, you know, pwede na kuhanin yung sampalo. Kukunin ko para pipigain natin siya. Dudurugin ko siya para makuha yung katas. Ito ang maganda guys kasi yung sampalok niya ay yung ating gagamitin pampaasim ay natural. So ang gagawin ko lang dito guys, lagyan ng sabaw tapos piga-pigain lang natin hanggang sa mapiga siya. Yan mga idol, yung sabaw din niya ang ating ilalagay dito. So ayan, napiga ko na siya. Ihulog na natin siya. Wala tayong salaan, hindi na natin sasalain, okay lang yan. Ulitin natin para yung iba pang asim niya ay makuha natin. Pero bago natin isalin mga idol, tignan muna natin, baka sobrang asim na siya. Tama lang na isa pa. Ayan mga idol, tira na natin lumambot. Tago lang natin to, baka kulang pa yung asam niya. Ito mga idol, lagay ko na yung sitaw niya. Hinugasan ko na to. Ito nga pala, hindi ko na nalagyan ng asin kasi nalagyan ko na siya ng asin nung pinapakulo ko pa lang siya. Ayan, lagay na natin yung sitaw. Tapos siyempre itong siling pansigang. So ayan, hintayin na lang natin siya. Na maluto yung sitaw, okay na siya. Kasi malambot na naman yung kanyang karne. So ayan guys, guys kasi pasensya na nga pala doon sa aking mga subscribers, sa mga nagko-comment. Medyo hindi ko siya masagot kagad, pero huwag kayong mag-alala. Mapupuntahan ko naman kayo. Kaso lang, medyo busy ngayon, maraming ginagawa. Kasi may trabaho din tayo, hindi naman tayo puro... Hindi naman ako puro vlog lang. Kasi pag sa vlog lang, wala pa naman ako sinusweldo rito. Nag-iipon pa lang. So, yun, no. Kaya medyo nagtatrabaho muna bago magsagot sa mga... comment. So guys, maraming salamat sa inyo. Sana huwag tayo mag-skip ng ads. Tulong nyo na para sa ating mga kagaya kong mga maliliit na mga bago pa lang na YouTuber. Kailangan ko lang po yung
ads para tayo kumita pare-pareho. Pero naman ang ginagawa ko sa inyo, mga idol, yung mga pinapanood ko, hindi ko rin i-skip yung kanyang mga ads. So, hanggang sa matapos. So, ayan guys. Mamaya, hintay-hintay na lang natin, maluluto na to. So, ayan mga idol, luto na siya. Ito talaga ay walang kangkong. Kasi pag sinabing tantarin, hindi siya nilalagyan ng mga talong-talong, hindi siya maraming gulay. Mas marami yung karne niya talaga yun.